guys, happy Monday and happy New Year's and welcome to my YouTube channel. Today, isa na naman po yung recipe ang gusto ko pong i-share sa inyo. At ito po ay alam ko na magugustuhan nyo din dahil masarap na at napakadali pang lutuin. So ito po yung ating mga ingredients ngayon. One kilo of brown pork, 3 pieces of potato, 1 pieces of carrots, tapos 250 grams tomato sauce, and 100 grams raisins, and our magic sarap. Siyempre po, hindi mawawala yung ating mapang palasa. Garlic, onions, bell pepper. Chinak ko na po yan lahat. And nating black pepper, saka garlic powder. So, let's go guys. Let's go guys. Excited na po ako ipakita sa inyo yung aking recipe ngayon. Maglagay po tayo ng kunting mantika. Kunti lang po dahil yung pork natin is nagmamantika naman yon. Then, ating bawang, sibuyas, sunod po natin yung ating brown pork. Kailangan po maging golden brown siya. So, takpan lang po muna natin para po maluto yung ating giniling. Mag-isa siyang maigi. So, ayan na po, naging brown na yung ating brown pork. So, lalagyan po natin ng sarap po magic sarap ang ilalagay ko. Depende po sa inyo yun. I-adjust nyo naman kung yung lasa, kung depende sa panlasa nyo. Tapos salt. 1/2 teaspoon lang, tablespoon lang po. Siyempre yung ating black black pepper powder, 1/2 teaspoon, ating garlic powder, thank you.
Then, ang ating carrots. At patatas. Then, carrots. Patatas ko yung nauna. Carrots lang yung nabanggit ko. Halo po natin. Hinaan po natin yung apoy, low fire. Maglalagay po tayo ng tubig para po sa maluto yung ating veggies. So, ito po is hindi ko na pinuno yung isang bowl na maliit. Ating bell paper. Tapos yung ating pasas. Titikman-tikman nyo din po kasi depende po kasi sa panlasa. Meron po kasing gusto matabang, meron namang gusto yung medyo maalat-alat konti, yung mga matataas yung mga panlasa. Then, yung ating tomato sauce. $250 po ito, pero kung medyo ma-push siya, pwede nyo po siyang dagdagan ng tomato paste. So, ayan, naglagay po ako ng tomato paste. 150 gram. Magugustuhan po ito ng mga anak niyo kasi yung sa sauce. Madali na po siyang lutuin. Masarap na po yung inyong ulam. Kami pagkain na namin ito buong araw hanggang bukas. Tanghalian, dinner, then tanghalian ulit. Then sa gabi ulit magluluto ng ulam. Ayoko po magsaya ng ulam kasi mahirap ang buhay ngayon. Mahirap kumarap ng pera. Kaya kahit kunting ulam lang na sa ref namin, pag ayaw kainin ng anak ko, ako yung kumakain.
ayoko masasayang. So, low fire lang po natin. Hinaan po natin yung apoy. Kung gusto niyo po na medyo may sauce, na medyo ano po, pwede niyo po siyang dagdagan ng ano, ng water, something water. Magdadagdag po ako ng konting tubig. Mainit po ilagay nyo. Kasi natutuyo siya. Konting, gusto ko na may konting sabaw. Konting sauce. Para yung aso namin. Kasama po yung aso namin dito sa pagkain. Kung ano po yung niluluto ko na pagkain namin araw-araw. Kasama po yung tatlong aso namin. Kaya yung kinakain po ng aso namin is malinis din. Pero bumibili kami ng dog food. Bumibili ako ng dog food. Pero hindi kasi sila ano sa ano, gusto nila. Yung pagkain namin. Saka yung aso namin na hindi ang tawag doon. Mapili yun sa pagkain. Ayaw kumain yun kapag hindi manok, baboy, ganyan. Pero kapag kaisda yung ulam namin, hindi sila gumagalaw. Tahimik lang sila. Hindi lang. Kami rin naman kasi hindi kami mahilig sa isda. Yung kilala lang namin isda, kinakain namin is tilapia, ganyan, bangos. Yan lang, ulit-ulit. Pag hindi ko kilalang isda, pag hindi namin nagugustong isda, hindi kami bumibili ng isda. Ayun, ano pang isda yun? Tambakon, ganyan. Pero bihira lang, yung yellowfin, ganyan. Pero ayoko ng malalaking isda. Gusto ko maliliit. Ayoko ng sobrang malalaking isda. So, taste-taste po natin kung anong lasa. Okay ng lasa natin. Tatakpan ko lang po siya ng mga 5 minutes. Then, pwede na po. So, our lunch is ready now. So, meron na tayong masarap na pananghalian. So, tingnan niyo po, yan. So, sana po nag-enjoy kayo sa video kong ito at huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and subscribe. So, see you next vlog. Bye-bye! Kaya na tayo. Tanghalian namin is late na. So, bye-bye!